Good day mga ka-sports natin dyan. Creamline Cool Smashers, matindi na naman ang kakaharapin pagsubok bago nga nila marating ang Battle for Gold. Alam kasi natin na hindi rin dito magpapadaig ang kanilang makakalaban. Ang Signal HD Spikers ay isa rin sa masasabi natin na matatag na team at halos mga veterana na rin ang mga players dyan. At madalas rin nga na mahigpit rin nilang makalaban ang Creamline. At dapat nga ngayon nga sila maghaharap ngunit na postpone nga ang kanilang games at na-move nga ito sa August 31. Pero same pa rin sila ng oras. Yung araw lang at petsa ang nabago. Kaya sa mga nagtatanong dyan, August 31 na ang laban nga ng Creamline versus ng Signal HD Spikers. Kung kaya sa mga nag-aaba ngayon, wala po silang games. Pero kahit wala silang games, eto mag-a-update na nga tayo. Dahil ang dalawangang ito ay sila nga ang magkakasagupaan, ang Signal at ang Creamline Cool Smashers. At ang isa nga sa kanila ay hindi makakaabante kapag natalo. Kumbaga, bronze agad ang lalabanan ng matatalo at ang mananalo ay didiretso nga sa Battle for Gold. At alam nyo ba na ang Creamline Cool Smashers ay napakalaki ang tsyansa na sila nga ang mananalo sa kanilang laban kontra sa Signal. Bakit ko yung nasabi? Panoorin nyo ang vlog hanggang sa dulo para malaman nyo kung bakit ko nasabi na ang CCS ang magwawagi. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Mga fans ng Creamline, excited na nga na makapaglaro ang kanilang iniidolo at makita nga na makapasok sa Battle for Gold. At ang plano nga ng Creamline ay mapataob nga nila ang Signal HD Spikers dahil alam rin natin na pagdadaanan talaga nila at pagtatrabahuhan ng maigi sapagkat magaling naman itong si Coach Shaq De Los Santos mag-train ng kanyang mga players. Ngunit, iba pa rin ang galing ni Meneses at alam natin yan na talagang pinagpaplanuhan na nila ngayon dahil hindi nga natuloy ang laban kanina na sana nga ay maglalaban sila or mamayang hapon pero na move nga ito ng araw at ang petsa na nga ay August 31. Yan, inulit ko lang para malaman ng mga iba pa na hindi nakakapanood dahil marami kasi nagtatanong dahil akala nila game nga ngayon ng Signal at ng Creamline ngunit hindi talaga tuloy ito. At sa mga nagtatanong dyan kung ang Creamline ba ay maliligwak at hindi makakakuha ng ginto, para sa akin ay malabong malabo pang manalo ang Signal HD Spikers pagdating sa Creamline. Tulad ng sabi ko, inuulit-ulit ko sa inyo noon pa man, kapag patapos na ang laban, ang Creamline ay mas lalong tumataas ang level ng kanilang nilalaro sa loob ng court. Ganyan ang Creamline. Mapapansin nga ninyo noon pa man na kapag sa elimination round ay hindi pa masyado humahataw ang Creamline, ngunit kapag patapos na, dito na talaga tinutodo nila ang kanilang galing. At kung mapapansin nyo, halos lahat ng players ay lumalakas. Dinodoble talaga nila ang kanilang angking kagalingan kapag patapos na ang laban. Kung kaya ang Signal, kahit sabihin natin na natalo nila noon ang Creamline, huwag silang magpakakampante gaya nga ng Petrogas noon na mukha talagang nagpakakampante kung kaya natalo agaran sila ng Creamline at hindi nga pinaporma. At baka ito rin ang mangyari sa Signal. Remember, champion ang kanilang makakaharap at marami ng experience. Kaya't huwag na kayong kabahan dyan sa mga fans ng Creamline. Mananalo ang Creamline Cool Smashers. 100% maniwala kayo. At ihintayin na lang natin sila sa kanilang ang laban sa Battle for Gold. Iyan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.